So next, pang ilan na po ba ito? Pang apat. Ang huli po, ang nakita ko, is ito pong tungkol kay Sas. Kay Sas Roganda Sasot. Ayan. Dahil isa din po akong ano eh, sumusuporta at lagi po ako nakaantabay dito sa mga vlogs niya. So ito, natawa ako dito eh. Ayan. Ito. Hindi ko na alam kung, or nakalimutan ko na, kung sa anong post ni Sas nag-comment tong si Boom Carpus. Okay? Hindi ko, nakalimutan ko na. Sabi niya dito, alam mo, Sas, kayo na nanalo, di ba? Oo. So, ba't di mo na lang itikom bibig mong baklang duwag? Aba, grabe ano? Ba't hindi mo na lang itikom bibig mong baklang duwag ka? At hayaan mo na gawin ni Lenny gusto niyang gawin. Ah, siguro po, medyo may nasabi si Sas Sasot doon sa bagong gobyerno. Sa angat buhay at chuchu nila, kung ano man yun, yung NGO. Yung NGO po nila na Non-Government Association. Association. So, ba't di mo nalang itikom ang bibig mong baklang duwag ka at hayaan mong gawin ni Lenny gusto niyang gawin? Diyos ko ka, ang pangit mo na. Ay, hindi ah. Ako po, hindi ako naniniwala na mapangit si Sasha. Actually, sa LGBTQ po, isa po siya sa nagagandahan po ako kay Miss Sas. Sabi dito, ang pangit mo na, mukha kang na-stroke. Hindi ah, talagang maganda. Para sa akin po, maganda si Sas. Mukha kang na-stroke, ang pangit pa ng pinapakalat mo sa internet. Which is, hindi ah, bobo na to. O, di ba? So, sa ilalim po niyan, nakita ko yung sagot ni Miss Sas. Ayan. Sabi ni Sas, for the motherland, Sas Rogando, Sasot. Boom Carpus! Ako duwag? Sapakan tayo. Name the place and time. O, di ba? Alam nyo po, kaming mga vloggers, ako po, isa po ako sa patola. Kung meron po kayong mga nakikita na pinipin ko dyan sa ating comment section, eh yun yung mga nagsasalita sa atin ng, alam nyo yan, gustong ihiya tayo, pero yung mga pinagsasabi nila, nakapag nabasa ng mga ibang viewers natin, eh mas mapapahiya sila. Kaya ako ipinipin yan. Sabi nga nung iba is, sabi nung iba nating mga subscriber, Mark, ano yan ah, pin of shame, di ba? So, habang sinasagot ko po, kagaya po kanina ba yun o kahapon ng gabi, may nagsabi, sino ba tong papansin na to na laging nakikisawsaw? Sabi ni tatay, nakalimutan ko na yung pangalan eh. Pero makikita nyo po yan doon sa last vlog ko. Na yung kay Xiaoyo yata, tsaka kay Direk Daryl Yap. Sabi, sino ba tong papansin na to laging nakikisawsaw? So sinagot ko. Sabi ko, si Mark Ramos po, eh medyo tatang na. Kayo po, sino po kayong huklubang kayo? Akala nila kasi, hindi mo sila sasagutin. Eh, ako po eh, paboritong-paborito ko nga po dito sa ating channel na kapag yung ang ating ibablog is yung asaran kagaya po ng mga ganito. Talagang excited na excited po ako eh. Pag yung mga ganyan bardagulan na ano eh, talagang na-excite po ako na mag-vlog. At magkomento na din dun sa kanilang mga sinasabi. Talagang pinapatulang ko po yung mga ganon. Pero yung iba, pass na lang yung ibang mga bashers. Pero, syempre po, tao lang din po kami. Lalong-lalo na yan, si Miss Sas. Napakalaki ng influence niyan. Ang daming followers niyan, di ba? Biruin mo, sabihin ka nito, alam mo, Sas, kayo na nanalo, di ba? Di mo na lang itikom ang bibig mong baklang duwag ka. So, yan, pinatunayan ni Sas. Ewan ko kung sumagot tong si Boom Carpus. Yung iba naman din po kasi na mga manonood ay kumbaga keyboard warriors lang. Keyboard warrior lang. Dahil alam naman nila na hindi naman susugod dito yan. Hindi naman makakarating dito yan. Eh. Ibas ko nga ng ibas. So, sabihin ko lahat ng masasakit na salita. Eh, hindi naman makakarating yan. Hindi naman ako kilala yan. Diba?
Eh, pinatulan ni Sas. Oh. Ako, duwag? Question mark. Sapakan tayo. Name the place and time. O, diba? Tapang yan si Sas. Hindi naman mag-ano yan. Hindi naman magpo-political vlog yan kung hindi matapang, diba? Talagang kung hindi ka matapang, hindi ka bibira ng mga talagang alam mong may mga politiko na nasasangkot sa mga kalokohan. Diba? Oo. Tsaka take note ha, dito sa sinabi niya sa bandang taas na ang pangit mo naman. Nako, sabi ko nga, ulitin ko po ha. Uulitin ko po. Isa po si Miss Sas Roganda Sasot sa nagagandahan ako na LGBTQ. Ano? Miski naman po sa inyo, kung sino po mga nanonood dito, kung makikita nyo po, maganda si Miss Sas. Ayan, paulit-ulit ka. Maganda nga po. O, diba? And for sure, kung merong mga artista na kukunin si Direk Darrell Yap kasama doon sa Made in Malacanang, malamang po yan, eh, sila po yung mga kasama. Ayan, sila Miss Sas Sasot, diba? Sila Sangkay Janjan. Ganun lang po yun. Hahamunin mo na suntukan. Akala mo hindi ka papalaga, no? Suntukan niya kayo ni Sas. Diba? Eh baka ano pa yan? Karate black belter pa yan. Eh mapangahang ka. Diba? Mapangahang ka, makatulog ka. Baka yung sinasabi mong sinuntok mo doon sa kabilang kanto na hindi pa bumabangon, eh baka kwentong barbero lang yon, di ba? Oh. Tapos ang pahabol pa po ni Sir Aquilino Santos, ang ganda kaya ni Sas, intelligent pa. O, di ba? Yun pa po. Isa pa po yung sa nakakapagpaganda lalo kay Miss Sas, yung pagiging matalino niya. Yung pagiging matalino niya, okay? So, nako, ako po talagang isang pumapatol din po ako sa mga ganyan eh. Yung katuwaan lang, yung tipo bang pangulit lang. Ayan, kagaya po ni Nayumi, na kumbaga friends po natin sa Facebook yan. Nakikita niya po kung ano yung mga pinopost ko doon sa Facebook. Sa Facebook ko mismo. Nandoon yung halos minuminuto ng bubuisit ako. Alam ko may mga kaibigan na din ako na nabubuisit ako na mga taga kabilang parlor. Eh pagka naman alam kong nabubuisit sila, eh kumbaga yun. Yun naman ang agenda natin eh. Ibig sabihin, effective, di ba? Effective na effective. So, yun nga po. Ayun. Yun po ang ating mga talakayan ngayong sa araw na ito. So, kung bago po kayo dito sa ating channel, huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe, i-like, and share nyo na din po itong ating live stream ngayong araw upang sa ganon, mas madaming mabwisit na taga-kabilang Pablo pag nakarating po sa kanila itong live stream natin. Ano?